Sir, una po sa lahat, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan itong Philippine Halal Development Strategic Plan? Ano po ang nilalaman at layunin nito? Ang layunin ng Philippine Halal Industry Development Strategic Plan ay para po gawin ng Pilipinas bilang halal-friendly hub sa intirong Asia-Pacific. Sa salita po ng aming abutihing kalihim, Secretary Alfredo Pascual, ang kanyang instruction with the vision of our President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., with the bagong Pilipinas brand, is to make a collaborative, customer-centric, competitive halal gateway destination para makilala po yung Pilipinas bilang isa sa mga haligi ng growing 7.7 trillion US dollar na industriya ng halal in 2025. Okay, when you say 7.3 trillion, yes, sa buong ano yan, ah? Buong mundo. Mundo. Yes. All right. So gaano po kalaking investment, sir, ang inaasahan ninyo mula sa planong ito at ilan pong trabaho ang maaari nating ibigay, ang maaari nitong ibigay sa ating mga kababayan? Yeah. Secretary Pascual last January 23rd cited the strategic vision, which is to makalikom po ng 230 billion pesos of investment in the next 4 years at 120,000 jobs sa buong Pilipinas. That's a moderate target. In the next four years. Yes, sa ngayon po, ilan na po ang jobs na naibibigay nito ngayon? Ang datos ng ating nakalap ay sa ngalan po ng investment. Under sa datos na meron tayo, we already have around 3,000 halal output. Kasama na po dyan yung mga halal certified products. Pati na rin po yung mga services na meron sa Pilipinas. And we also have a good number of export generated in the previous year. Last 2023, meron tayong humigit kumulang na 50.6 million US dollar halal-related sales generated at the Gulf Food. Yung jobs were still collating the number. Yes. So sir, ilan po sa ngayon ang mga halal certified products at ilan po ang nais ninyong idagdag mula sa bilang na ito sa ilalim ng Halal Strategic Plan? Ano po ba yung pinakamabentang produkto? Tsaka ano po yung sinasabi yung services naman? Yeah, yung mga mabentang produkto mostly from the Philippines that we export are agri products. We also wanted to venture into the manufacturing side, yung mga processed foods. We already have around, Asek Weng, meron na tayong humigit kumulang 3,000. And progressive percentage na gusto nating ma-improve every year is 20%. So by the end of 2028, we are targeting around 6,000. Sa agri products po, ano-ano pong mga produkto ito? I would assume yung mga the usual, yung mga mabenta. Usually pag ako dumadaan sa mga meat shop, pinipili namin halal certified. Yes. And what does it mean to be halal certified, yes, or compliant? Thank you, Nina, for emphasizing that. Yung halal is a product or service that are permissible for the Muslim communities or Muslim believers. Ang mas nakaangkla na definitions para sa karamihan, acceptable also in the global standard, is that this is the highest form of hygiene system standard and processes. So, ang paniniwala nga po sa Islam, the body is a temple of God, and therefore everything that we had to take into it is something that would be beneficial for the human body. And yung mga products na meron tayo that we're currently exporting, fresh banana, pineapple, beauty and makeup, dried mangoes, and medicaments. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.